Lumipat ng tirahan ang pamilya Santos dahil sa takot sa panggagambala sa kanila ng Black Lady. Ang hindi nila alam, sinundan pala sila ng itim na lilalang. Hunyo taong 2021, nang lumipat ang pamilya Santos sa bahay na ito sa isang probinsya sa Calabarzon. At sa higit isang taong paninirahan dito, kanya-kanyang nakapangingilabot na karanasan ang ibinahagi sa KBYN na mag-asawang Ben at Mila, parehong 53 taong gulang. Kanilang mga anak na si Ana, 24 na taong gulang, at si Maya, 12 taong gulang, kung paano sila ginagambala ng isang Black Lady. Nung time na lilinisin na namin ito, kasama ko yung isa kong binatil yung anak. Kaya una ko talagang pinupuntahan yung kusina. Ngayon, paglingon namin dito sa kabilang side na to na dingding, may napansin kaming nakapaskil sa isang bond paper na may nakasulat. Nak! Nak! Anay, protect this house from evil in the name of Jesus Christ. Amen. Nay, ano to, Nay? Parang may something dito, Nay. Wala yan! Grabe ka naman. Yun nga, mali namin kasi yung mister ko, para nga daw hindi na matakot, pinatanggal niya. 2 buwan pa lang mula nang lumipat ang pamilya sa bagong inuupahang bahay, nagsimula na ang pagpapakita sa kanila ng babaeng itim. Nakita niyo ba yung nakita ko? Nakita, ma. May nakita ko. Ay, nakabutom ka lang, ma. Umay na nga tayo. Mama, nakabutom lang to. Umay na nga tayo. May nakita ko dumaan. Between 9 or 10 ng gabi, sa kusina po, parang may nakatingin sa aking mata doon sa labas, sa bintana. Makikita mong mata lang eh. Yung belo niya, itim din. Paglingon ko sa kanya, parang hangin na gumanon lang, dumaan. Ramdam ko may nakatingin sa akin. Babae siya, alam ko babae, kasi yung nakaganon yung buhok niya. Hindi ko alam kung buhok yun o belo kasi madilim siya. Nagpalata sa mga anak ko na may nakita ako kasi alam ko matatakot din sila. Nak! Nak! Hindi ka ba patapos dyan? Ilang oras yung gabi na eh. Kaya ko ha? Hindi ma. Katapusin ko lang pa yung module ko po. Submission po bukas eh. Maging ang nakababatang anak ni Nanay Mila, hindi pinalampas ng Black Lady. Takot na takot kasi po ako na lang po mag-isa noon eh. Tapos alas 12 pa po na ano, ng madaling araw po. Mag-CR po sana ako. Ah.
Sa takot ng bata sa kanyang nakita, hindi na siya nagpapaabot pa ng hating gabi sa kanyang pag-aaral. Kasi po baka po sa susunod po masaktan na po niya kami eh. Si Ana, pang-apat na anak ni Tatay Ben at Nanay Mila, nakabukod na dahil may sarili ng pamilya. Pero madalas siyang dumadalaw sa bahay ng mga magulang kasama ang 4 na taong gulang niyang anak na si Miko. Si mother po, nagpakain po kasi ng manok sa likod. Sumama po yung anak ko doon. Kinagabihan, nung pag-uwi na po namin sa bahay, natutulog na po yung anak ko past 12 a.m. midnight. Nagising po siya na takot, nagwawala siya. Iyak siya ng iyak. Ayaw. Kinabukasan, pagising po niya, nilalagnat na po siya. Tapos biglang may hika na siya, nahihirapan na po siyang huminga. Simula noon, sa di pa malamang dahilan, nagsunod-sunod ang pagkakasakit ni Miko. Nasa CR po siya, dumudumi. Ako po nasa labas lang ng pinto ng CR para may kasama siya. Nagulat na lang po ako, nagsasalita po siya mag-isa sa CR. Sabi niya, umalis ka dito, alis ka, bad ka. Sabi naman ng father ko, hindi yun parang baliw. May nakikita yun. May kinakausap yun. Dinala nina Ana at Tatay Ben ang bata sa kanilang kilalang albularyo para ipatawas. Lumiyab na parang ayaw daw po magpatawas nung nakabati sa anak ko. Ngayon inulit po namin. Maya-maya pa'y ipinakita na ng albularyo ang lumabas na imahe sa papel mula sa pagtatawas. Parang idrenowing niya na rin eh. Eh ang sabi nga niya, kung tutuusin parang x-ray yan, yung pamamaraan niya ng pagtawas. Sa aktwal na video na naging pagtatawa sa bata, nahulma ang mga imahe na sinasabi ng albularyo na duwending itim at ang Black Lady na nakabelo sa bandang kanan. After po niyang tawasin, linis po siya. Then binigyan po siya ng pendant na pangontra. Nakakamangha kasi even hindi ko po siya napainom ng gamot, wala na yung paghabol niya sa hininga, wala na yung lagnat. Ayon kay Tatay Ben at Nanay Mila, ang gumagambalang Black Lady sa kanilang pamilya, siya rin palang dahilan kung bakit sila umalis sa dating tinitirhan. Naniniwala po kami na sumunod kasi yung nakikita namin doon at nakikita namin dito, iisa lang. Siyempre, hindi natin masabi ko anong gusto nung nagpapakita. Bakit siya nagpapakita? Inano ko sa manggagamot. Baka pwede mong bigyan ng protection yung mga anak ko. Binigyan kami ng cross na ingil. Protection po yun para sa disgrasya, kulam, sa barang. Hindi po kami basta-basta tatablan. Kayo na ang umusga sa ibabahagin namin sa inyo. Ang pangyayaring ito ay naranasan ng aming writer habang kausap niya si Tatay Ben sa telepono para sa kanyang pangunang research. Katabi ko rin po misis ko noon, tsaka yung pang-apat na anak kong babae. Eh, naka-loudspeaker po ko. Hindi simple itong pinagkukwentuhan natin. Mabilis na lang para ano, dahil gabi na rin. Ano pa po ang experience mo? Yun na yun, pinakamatindi. May mas matindi pa. Sandali, dumighay ka ba kuya? Hindi po. Okay. Ano pa po ang experience mo? Yun na yun, pinakamatindi, may mas matindi pa. Tay, pakikwento nga. Biglang may pumasok sa usapan natin. Ano nangyari? Hindi ko rin po alam eh. Kasi nung time na magkausap po tayo, di ba, tinanong ko rin po kayo kung kayo po ba yun? Pinasuri namin sa isang audio engineer ang cellphone call recording. Isang recording lang siya. Malinis naman siyang recording. Kung ito po ay walang pinanggalingan ng iba magmula doon sa inyong telepono papunta sa akin, sasabihin ko pong hindi naman ginalaw yan. Isa lang po ang nakikita ko na pwedeng panggalingan. On the technical side, pwedeng dahilan po siya sa transmission problem na nag-stutter or nagkaroon ng delay. Pwede po yung panggalingan ng mga iba't ibang tunog. Pero sabi ko nga, dahil Pinoy din tayo,
at meron din tayong sariling interpretasyon, pwedeng nanggagaling din po yun sa kung ano na at libre na ang ating pag-iisip, kung ano man ang ating iisipin. Nilipat dapat kami. Kaya lang, wala rin naman kami makitang upahan na maayos-ayos. Sana wag na siyang manggulo or magbigay ng sakit, lalo yung nangyari sa anak ko. Kaya pag nag-iinsenso ko rito, sinasabi ko sa kanya, wag mong gamalain mga anak ko, apo ko, wag. Sabi ko, ako na lang. Kaya nga nagawa ko ng mga protection dyan, sabi ko, kahit papaano, mabawasan yung takot. Sana makawala na siya sa kung anumang inaanakit niya kung bakit nandito pa rin siya sa mundo natin na to. Ang pinakamabisang pananggalang ngayon ng pamilya Santos sa Black Lady na gumagambala sa kanila ay ang kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos. Ah!